God first, who God? Thank you. Welcome back again to another vlog. Hindi ko na alam kung pang ilang part tayo. Kasama natin ang DEPW General Sukat Flood Control. Ay, hindi pala natin kasama yung Flood Control. DEPW 1 and Flood Control 1 headed by Chief Engineer Bernard Nadonga. Yes sir, tayo kay Chief Engineer Bernard Nadonga dahil dalawa yung hawak niyang team, mga kabungis-ngis. Napakasipag ni Chief Ting, pumupunta kami talagang tinatapos niya ito, tapos tinatapos niya rin isa pang department. Napakasipag ni Chief. Hello po sir Nadonga, pupuntahan ko yung lugar na yun, mga kabungis-ngis. Kasama rin natin si Foreman Jun Zamora. R10 tayo, mga kabungis-ngis. Saan ang lugar to, Foreman? Ano po, Barangay 118. Barangay 118. Ito Rawis. Ano po? Rawis. Malawis? Rawis. Lawis? Street po, Lawis Street. Ah, Lawis po pala itong pangalan nitong lugar na ito. Hindi na. Kasi baka magkaroon lang ng ano dyan, mag-collapse ka, baka biyak dyan eh, no? Hindi, huwag na. Aakunin na lang yung pato. Hindi na yun doon. Baka yung bingin na yun. Arten tayo, mga kabungis-ngis. Ayan, kanina pa po nililinis itong pwesto na ito. Nakala mo, taon na hindi nalinis. Dahil asfalto po ang gagawin natin, na clearing na rin itong lugar na ito. Ayan, sabi nga ni General Sukat, dapat kasama natin si Chairman dito na nag-aayos itong lugar na ito. Pero sabi ni General, wala nga si Chairman, si Kagawad ang ating kasama. Hi, morning po. Thank you, Mayor. Thank you sa ispato, Mayor, ha. Sir, ano po kayo dito? Presidente po ng asosasyon. Asosasyon po ng condominium. Wow. Ngayon, dalawin mo naman yun, no? Six story. Ayan. Dati, andi dito yung mga classmates mo. Isang seaman, saka isang teacher si Benny De Lume, saka si Janeline Bautista, yung valedictorian mo. Andi dito lahat. Francisco Garado. Mayor, taga dito yung mga kapatch mo, Mayor. Pwede ba puntaan mo naman kami? Kami na yung pinakamatandang pabahay sa Maynila. 41 years na to, ha? And sir, sila sir po, meron po ba kasama rin po ba sila sa pabahay? Illegal dwellers, syempre for humanitarian reason, ayoko naman sila palitin. Basta malinis yung palitin. Ay na lang internet. Kasi nanay po kanina dito sa side na ito, kasama rin po. Kasi kanina narinig ko po may pabahay po sa kanya. Wala silang pabahay. Sa Bulacan daw po. Oo, kaso hindi siya nabigyan na relocate kasi wala siyang kasama sa buhay. Dapat may kasama at paano siya sa buhay na inaarap niya ngayon. Ako naman, bilang respeto naman sa mga nakakaedad, hindi ako pwede magpa-demolish na walang consent ng barangay. Kasi for humanitarian reason na lang. Kahit paano nakakatulong sila dito at hindi sila peripiso. Ay, ano naman po siya sabi ni sir na idedemanda daw siya? Yung maliit na halaman. Kasi ayun yung proper way na namin pababa. Kumbaga kayo din ang patibag pa, pero ngayon patitibag na. Para ito na yung pinaka-emergency exit na ng condominium. Opo nga sir. Kasi ang laki ng area nito, siguro hanggang baba, kung inspeksyonin kami ng city engineering, napakatibay pa. Panahon pa po yung project ni President Marcos. Ano po ba tawag sa street na to, sa lugar na po yun? Bagong Lipunan Condominium 2.
Ayan, bagong lipunan to, Dominium 2. Dito Leo, dalawin mo kami sa tulay. Si General Sukat ang dumadalaw dito. Gusto niyo mo ba ang pagdalaw ni General Sukat? Lagi kami dinadalaw ni General Sukat. Mahal ko to eh. Nagdalap ko to, Mayor. Mahal ko kaya may gaganda ko dito. Ayan, kasi tinatanong ko kung gusto niyo na yung pagdalaw ni General kasi lagi silang nalilinis, naka-clearing. Opo. Mayor, ito yung pinakamalinis na pabahay. Ayoko ng dugyot na pabahay. Maliwanag ang tulay. Basta mayor, dalawin mo kami sa December. Biglaan. Eh, siyempre, sir, pag binigla kayo, dapat wala na nga po yung mga... Kapatid ni Susette Colentino. Ayan, hello po. Siya, classmate mo din yun. Kapatid niya, nasa Amerika. Sabi ni Mami, mga hindi ginagamit, itapon na daw. Ay, mga kabungis-bis sa'yo na ano ni General Sukat. Opo nga, ang luwag na netong lugar na ito. Ang sabi naman ni nanay, nakapatay na daw yung kuryente kanina. Not kayo nang nauna dito. Ayan yung nakakatakot din sa buhay ng ating mga kasama, yung baka may kuryente pa talaga. Mapahamak. Natitignan ni Jen kung saan nga ako nakuha yung kuryente. Ayan, malinis na mga kabungis-nis. Wala na yung mga kalat na kala mo. Dekada yung kalat sa sobrang dami. Taon na. Ayan, si Kuya Jericho naman siya yung nagpapasa ng picture para sa mga before and after. Ang kita tayo, Rick. Ayan, General na hinagwalis. General na nag-insist na wawalisin niya sana dahil nga sila kuya. Lakad ng lakad. Ayan, napaka malinis na po ito yung pwesto na ito. Natanggal na yung mga gumagawa ng bahay. Sino tay? Abangan yung bago. Ay, tapunta natin mga kabungkis. Kanila kasi yan eh, matagal na yan eh. Dahil kagaganda naman, kasi magigitaan ha. Hindi ko magagamitin yun? Wala ko sa'yo. Hindi lipat na lang. Ayan, may ipis. Ano mo? Oo, yung wala ko. Hindi mo siya. Tawag siya. Hindi mo nga, ano pala yun? Kasi yung unang espanto namin dito, hindi pinagalaw ni Mami.
sentimental value sa kanya yan eh. Kaya lang, oo, eh, kaya lang yung pangalawang balik namin, eh, sila na lang na-request para tayo kagaganda ng lugar nila. Oo, kasi pagkitaanan na to eh. Bahay lang ang tinanggal dito. Oo, bahay. Bahay, oo. Bahay lang sa mga 5-quarter pa rin dito. Ayun si Mother. Na inanon niya na rin yung mga halaman niya. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Ayan si Kuya Clint po yung sa loader. Oh. Itong ano, perhaps nasabi ni tatay na bahay daw to yung tatay yan. Kaya ganyan yung tsura. Dami tipis. Naginiba nila sir. Oo, ito may giniba kami rito. May nakatay yung bahay dito. Giniba namin to. Last year. Ang daming ano, ang daming coil. Ha, ang daming coil na nakuha dyan. Oo, dito. Ito na yan. Madaming coil, mga parapernalia, kabu, dyan. Lugar na yan. Kaya pinag-iba sa amin yan. Hindi pa tayo kasama nun sa clearing ni General na may mga nakuha ang foil dito sa pwesto na ito. Natandaan ko yun. October yan. Ano year yun, Jay? Last year na, October. Hindi ko na, para magpuntan. Ayan, last year. Kasi hindi pa tayo kasama. Siguro mga napunta tayo kay General mga November. And that's it guys, yung kada tinatapos ang aking vlog for Manila. God first. Pero ngayon malinis na po. Ating lugar na to, bahain. Kasi mababa, mataas dito kaya ito, bahain to. Opo, hindi pantay. Kaya ni-request na i-asfalto nga itong lugar na to. Although nung nakaraan nga, na-asfalto na natin itong pwesto na ito. Ano ba, maputik ko? Lalo na kung siguro kapag mayroong dumating na pagbili dito, bahain talaga. Eh, pwesto. Pagkita ko lang itong pwesto na ito mga kabungsis, ayan. Nanay mo sasagasaan kapag hindi pa umalis si nanay doon sa pwesto niya. Kaya pinapatag na po itong pwesto na to para paglagyan ng asfalto. Oh,
obvious.